So welcome Renards TV. Supposed to be mga ka-idol. Kita nyo to, itong sala ko. Ngayon ay na-finalize ko na yung pagtatamba ko ng river mix dito para ito ay lagyan ko ng bakal and din bubuhusan ko na ito. So ang tanong ganito, bakit inuna ko yung flooring? Samantalang yung ibang gumawa ng bahay ay inuna nilang atip, or kung two stories man ay inuna nilang slab, sa kanila bubuhusan yung flooring. So para sa akin ay nakakaiba yung diskarte ko. Okay na, kung gusto nyo malaman bakit inuna ko yung flooring, kumbaga kakaiba yung diskarte ko, tapusin nyo lang ang video ito pagkatapos ng aking intro. Kung bago pa lang kayo sa channel ko, don't forget to subscribe or click subscribe, hit the bell para ma-notify kayo or para masundan ninyo ang mga susunod upload na mga videos ko. Thank you! So kinobalik tayo sa tanong, bakit inuna ko yung flooring? Samantalang yung ibang gumawa ng bahay ay inuna pa nilang atip or slab kung two stories man. Pero sa akin ay bakit inuna ko yung flooring? Samantalang wala pa itong atip. So before ko ito sasagutin ay papakita ko muna sa inyo kung paano ko ito tinambakan ng river mix. So kino, nakita nyo kung paano ko ito tinambakan ng river mix para makuha ko yung tamang elevation at mapluringan ko na ito. So ito na yung sagot ko, bakit ko ito plinuringan samantalang wala pang atip or islab man kung two stories. So yung purpose dito mga ka-idol, bakit ko ito plinuringan, kasi ganito, kapag ka gumawa ko ng islab, and then yung islab ay may maraming forma, and then yung islab ay maraming bakal na kabim at saka may mga bakal na nagiging horizontal sa itaas. So masyadong mabigat kasi may mga forma at saka may mga bakal, and then may mga buhos na simento dito sa islab ng aking bahay. Ngayon kapag ka ito ay hindi ko floringan, so bumili ako ng maraming kahoy. Ano bang purpose sa kahoy na binili ko ganito? Kapag ito ay hindi na floringan, and then gumamit ako ng maraming toko or braces or itong naka-vertical na mga kahoy, ngayon bibili pa ako ng kahoy na magiging stand dito para itong mga kahoy na vertical ko ay hindi lulubog. Kasi ito ay wala pang flooring, kasi hindi ko pa na-flooringan. Kumbaga ito ay yuta pa lang. Bibili tayo ng maraming kahoy, parang braces or kalso dito sa mga kahoy na parang vertical na mga braces ko. Oh. Kapag bumili tayo ng maraming kahoy, so napakagastos sapagkat maraming mga kahoy na gagamitin natin dito na pangkalso. So yung diskarte ko, para hindi na ako bumili ng kahoy, para wala na tayong kahoy na gagamitin dito ng pangkalso, ito na, plinuringan ko dito para kapag gumamit ako ng vertical or mga tuko or mga braces, ay hindi na ako gumastos pa ng mga kahoy na magiging stand sapagkat may flooring na magiging stand sa mga kahoy na pang vertical na braces ko. Yun ang diskarte sa paggawa ko ng slab o two stories ng aking bahay para makakasave tayo. Kaya ko ito
plinoringan para wala na akong kahoy na gagamitin na pang-istan sa mga kahoy na magiging toko or vertical na mga braces. Aww.